Mas mabilis na ngayon ang biyahe papuntang Tagaytay matapos buksan ang bagong interchange ng Cavite-Laguna Expressway. Bonus pa sa mga motorista ang free toll. May live report si Joshua Garcia. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Diane. Tama ka dyan. Mabilis at mas kumbinyente. Ito ang sabi ng karamihan sa mga motorista na nakausap natin kanina lamang na nakadaan na nga dito sa kabubukas lamang na interchange ng Calax. Diane, komento ng mga motorista, mas magaan daw ang biyahe kung dito dadaan papuntang Tagaytay kaysa bagtasin ang mga bayan sa Cavite. Okay naman po, sir. Kasi mas convenient dito, mas malapit, tapos walang traffic. Po, mas okay. Kasi wala tayong babayaran pa. Smooth na smooth po. Mas mabilis. Sobrang bilis po. Diane, binuksan naman, ito nga, binuksan na sa mga motorista ang Cavite Laguna Expressway silang Aguinaldo Interchange simula kaninang alas 12 ng hating gabi. Nasabing bagong bukas na interchange ay para sa mas mabilis na ruta papuntang silang Cavite at Tagaytay City. Ayon sa MP Cala Holdings Incorporated o MHI na concessionaire ng Calax, inaasahan na magpapaluwag ito sa mga highway sa Cavite at magbibigay serbisyo sa karagdagal 5,000 motorista na dumadaan rito araw-araw. Sa ngayon ay may kabuuan ng 8 interchange ng Calax at ito nga yung Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa Tagaytay Road, silang East, Governor's Drive, Open Canal, Kawit at ang ito nga kabubukas lamang na silang Aguinaldo Interchange. At kanina nga, kagaya na nabanggit mo Dayan, no? Mas mabilis at mas kumbinyente ang biyahe. Pero bukod dyan, may good news dahil wala pang babayarang toll ang mga motorista hanggang sa mag-abiso ang Calax. At may dagdag lang din natin Dayan, no? Kanina ay sinubukan namin tansyahin yung duration o yung haba ng biyahe. At simula doon sa silang exit hanggang dito sa silang Aguinaldo Interchange exit, ito nga kabubukas lamang, ay kung mananakbukan na nasa 60 to 70 kilometers per hour, ay nasa less than 15 minutes lang at mararating mo na itong Emilio Aguinaldo Highway papuntang Amadeo, Tagaytay. Kaya kung ikukumpara nga, ay dihamak na mas mabilis ito kaysa dumaan ka sa mga bayan ng Cavite papuntang Tagaytay City. At yan muna latest, balik sa inyo dyan, Dayan. Aba, napakagandang balita naman yan, Joshua, lalo na yung mga kunwari over the weekend, gustong pumunta dyan sa Tagaytay. So yung free toll, hanggang kailan yan? Aabot ba hanggang Pasko, libre pa yung toll dyan, Joshua? Yes, Dayan, yan ang inaasahan ng ating mga motorista na sana daw papatapusin ang Pasko na walang bayad ang toll fee dito para nang sa gayon ay makatipid-tipid man lang sa gastusin. Dayan? Well, maraming salamat, Joshua Garcia.